Miss Taz. Yeah, hi. Good evening. Good evening po, Doc RJ. I have a question. Pwede niyo po ulitin kung paano yung formulation dun sa salt and water na pwedeng inumin for cleansing? Yung nga sinabi ko, isang litro kalahating kutsaritang rock salt, yung nabibili lang sa palengke, enough na po yun. Okay. Ang tamang paggamit po niyan, isang oras bago kumain, uminom na po kayo niyan para meron kayong reserve na hydrochloric acid for breaking down any food particles. And then, 1 hour after, inom pa rin kayo para ma-maintain nyo yung pH ng dugo at hindi mag-cause ng paglapot ng dugo yung kinain nyo na acid-forming na mga lutong pagkain. Ah, okay. Pero Doc, question, in between, pwede po tayo uminom ng yung normal water lang? Pwede naman. Anong normal water? Walang problema yon. Kaya lang, ako hindi na ako nabubuhay ng walang asin eh. Kasi yung normal water, kapag normal water po, sometimes po kasi hindi siya na-absorb 100%. Sometimes, yes. Iihi mo lang. Kaya lang, pag umihi ka, kasama rin yung mga minerals sa loob na pwede mong ilabas. So, okay. Nagkakos pa siya ng demineralization and dehydration. Sabi, meron ako na experiment, isang pichil na naiinom niya kada 3 oras. Sabi ko, anong pakiramdam? Parang uhaw pa rin ako eh. So, walang retention, ibig sabihin. Ang salt kasi is a parang it attracts water. Kaya nag-hold ng water. Kaya lang, kapag may problema sa kidney, yun lang ang sinasabi nila na magkakos daw ng hypertension, high blood pressure. Pero hindi ko naging ganun na experience. Okay. Ang problema po, malapot na dugo, kaya may high blood. Kasi yung puso natin, bomba ng bomba, hindi siya pwedeng huminto. Kaya lang, ang tinutulak niya, putik na kasing lapot na ng honey. Kaya puwersado na yung puso. Yung puso pwedeng lumaki. Okay? Lalaki yung puso, cardiomegaly, umuwian yan. So, yun ang problema. At pag binipi mo yan, ang taas. Kasi puwersado na. Sabi, Doc, parang sakit ng ulo ko palagi. Eh, kasi nga eh, nakatayo ka, gravity yan. Lahat ay pababa. So, paano maitutulak ng puso mo pa itaas, papunta sa brain? Eh, yung brain mo, nag-create ng energy yan. Gumagamit ka ng energy dyan. So, it requires water. At saka, hindi siya kagad nakakarating yung dugo kasi ang lapot na. So, masakit ang ulo. Anong gagawin mo ngayon? Di humiga ka. Tulungan mo yung puso mo para hindi siya mahirapan mag-push. Humiga ka. And then, salted water lang. Yun lang. Parang maibalik mo yung labnaw ng dugo. Okay. Thank you. Salamat po, Doc RJ. Maraming salamat din po.